Ito naman yung tips ko sa mga magpapalit ng support ng engine. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, kung mararamdaman na ninyo na masyado ng shaky yung inyong makina, eh posibleng support ng engine ang may problema. Normally sa mga front wheel drive na kotse, eh meron niyang tatlong support. Meron yung nasa transmission, meron yung nasa engine, at meron yung nasa gitna. So yan yung normal na sequence niyan, no? At may tatlo kayong option na pwede nyong gawin dyan. Pwede kayong bumili ng original, pwede kayong bumili ng replacement, or pwede naman kayong magpa-rebushing o magpagawa ng rubber dun sa inyong mga support. Now, kung automatic yung sasakyan ninyo, okay, mati, I highly recommend na original ang ilagay ninyong support. Okay? Yan ang pinaka-ruling, no? Pag matik, original dapat. Kasi pag nilagyan nyo yan ng rebushing or pinalitan nyo yan ng replacement, pwedeng hindi nila ma-perfect yung tamang gawa ng rubber. So, ang effect, pwedeng ma-vibrate yung inyong makina. Okay? Pero kung yan ay manual, well, you have the option, pero syempre, original pa rin yung best option. Pero you could try a replacement or worse, kung wala kayong makita kasing support dun sa inyong engine, eh pwede kayong magpa-rebushing. Pero yung nga, minsan ang problema kasi sa rebushing, hindi nila gaano ma-perfect talaga yan. Kung baga, ang nangyayari, it's either magiging sobrang tigas na mararamdaman nyo yung vibration sa inyong makina, or pwede namang maging sobrang lambot, naramdam nyo rin yung vibration. So yun yung medyo problema with regards rebushing. Actually, nagiging option lang ang rebushing kung wala talagang mahanap na parts or tipid mode. Okay, kasi syempre mas mura nga naman talaga yon. So sabihin na natin halimbawa, pag nagpa-rebushing kayo, 500 lang yung babayaran ninyo, pero kung bumili kayo ng replacement, pwedeng 1.5 yan, at pag bumili kayo ng original, 2.5 yung babayaran ninyo. So medyo malaki-laki rin yung difference, no? So well, para sa akin yun nga, kung matik yung kotse, automatic, especially sa transmission support tsaka sa center, ano yan, dapat original. Okay, yung engine support, you have the option to buy a replacement, kasi ang problema kasi dun sa engine support, mahal ang original. Mahal talaga. Okay, compared dun sa replacement niya, medyo mas mura ng pwedeng 3 beses yung pagkamura. Sa transmission tsaka sa center, medyo ano lang eh, dodoble lang yung presyo. Pero pag transmission engine support na yung pinag-uusapan natin, 3 beses, so 4 beses paminsan. So yun mga paps, no, kung sakali man na magpapalit kayo ng engine support o transmission support or center support o tatawag nilang rear support, eh go for original para sure na magtatagal naman. Kasi usually naman ang support will last up to mga 80,000 to 100,000 kilometers naman. So hindi naman siya ganun ka bilis masira. So yun mga paps, no, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung may tanong kayo with regard support, just comment down below na lang. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.